Do not push the button. You have no idea of what it. Tylko jedno w głowie mam, koksu. Nani? Grabe yun mga kalahi, sinaniba na nga tayo ng Enderman. At tayo na nga guys, welcome back na naman para sa isa na namang Kada Crap episode. Ayun na nga mga kalahi, bago magsimula ang ating malupitang adventure dito sa Kada Crap, huwag nyo kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel bilang suporta. Grabe yung matatamis na salita ni Sly the Miner. Hindi ko alam kung bakit niya ako napapayag na bumili ng dalawang lupa. Pero hindi ko sigurado kung talaga bang may mapapala ako sa dalawang lupa na yon o naskam ba tayo ulit. Hindi ko alam kung nagbago na ba talaga siya. Pero so, ano ba sa tingin nyo? At sa episode na ito mga kalahi, ipagpapatuloy na natin yung pag-build natin dito sa ating Great City. Ayan, kasi last episode, dun tayo gumawa sa Chunk City. So ngayon, dito naman tayo ulit sa ating mega build at dito natin i-build yung ating tinatawag na play park. Yan. Syempre sa isang city merong mga play park diyan, 'di ba? Pero bago muna 'yon, kailangan muna nating pumunta sa ating mga negosyo doon nga sa shopping district kasi medyo naghihirap na tayo. At ito ipapakita ko sa inyo yung ating huling mga diamond blocks. Paunti na lang paunti kaya kailangan na nating magpayaman ulit. Ayan. Kita nyo, diba dito last time meron, pero ano yan, nabawasan yan. Kasi nga, bumili tayo ng lupa dun sa Chunk City. Kasi nga, sabi sa atin ni Sly, kapag bumili daw tayo ng lupa, mas mataas daw yung chance na manalo tayo sa Chunk City. Sabi nyo naman sa comment section nung nag-live ako, yes, bumili po kayo ko JC. So, sige, pinagbigyan ko kasi majority ng comment nyo, bumili ako ng lupa. So, sinunod ko kayo. So, sana, supportahan nyo ako dun guys. Iboto nyo ako para hindi masayang yung in-invest kong diamond dun, diba? So, yun lang, medyo pantayin lang natin to kasi para maganda naman siya tignan kasi nakalutang tong tatlong blocks dito eh. Yan. At ayun nga pala guys at ito sa wakas makakapag-restock na tayo dun sa ating netherite shop. Meron tayo dito nga limang netherite ingot. Okay, so isa to sa ano natin, magbabalik ng yaman natin. At eto na guys, mga Kada Crap member kung nanonood kayo, eto na, magre-restock na ako dito sa ating netherite shop. At ito, 15 dias 1 netherite ingot. Okay, so ganun pa rin yung presyo natin. Pero parang gusto kong taasan ah. Parang gusto kong taasan ng konti ah. Kasi 5 piraso lang yung netherite ingot natin eh. Sige na nga, ganun pa rin yung ipipresyo natin. So lagay tayo dito. 1, 2, 3. Tapos dito. 1, 2. Ayan, so guys. Ayan, meron na po tayo dito ng 5 pirasong netherite ingot. At bibisita lang ako sa iba kong shop. Para makabawi man lang sa nagastos natin doon. Ayan, tira natin kung meron tayong benta rito sa Liwanag Company. Sana naman meron. Uy, ano yun? Ano yun? Parang may narinig akong tunog. Oh, ano yun? Parang may kakaibang tunog. What is that? Oh, shoot, gumagano na yun. Dito ba yun? Popper, popper in plates. Okay, okay dito. Oh my, sino naglagay na ito? Teka lang, nalalason ako ah. Wait lang, sino naglagay na ito ha? Ayun. Ano to, uy? Mamamatay pa ako, what is this? Ay, ito. Sino naglagay na ito? Nananakit ka, ang sakit-sakit. Delikado yung ginagawa nyo, nang paprank kayo ha? Hawit sa inyo. Kakainin kita ngayon. Ayan. Uy. No! Naku, nahili yung karakter ko. Grabe, nakakamatay pala tong popper piece. Huwag nyo ito kakainin, guys. Ay, sa wakas. Oy, merong bumili. Iniwang mo pa yung kahoy dito, ha. O, ayan. Tingnan natin dito. Ayun, may bumili. Nakabawi rin. 15 dias dito. Dito, wala. Oy, meron dito. Very nice, 25. At ayun. Okay, at least naka 25 dice dito. Tingnan natin kung ilang diamond blocks 'to. Kasi gumastos tayo kanina ng 10 blocks eh. 10 blocks of diamonds dun eh. Oy, okay, 2. Okay, okay, hindi pa natin bawi. Tingnan natin dun sa ating TNT shop kung merong bumili. Ano, merong bumili, please. Pambawi lang. Uy! Uy! Kumila. Uy, inubos. Ayos. Oh my, ayan, nakabawi na. Nadinig ang ating panalangin. Ayan, medyo nakabawi tayo. 7 blocks. Very nice. Itabi na yan sa bank. Ay, meron pa tayong 16 dito. Nabawi ko na yung ginastos ko doon. Okay, 2 blocks na lang. Alright, alright. Very nice.
At ayun na nga guys, nandito tayo muli sa Chunk City at eto na nga po yung nabili nating lupa kay Sly the Miner. At syempre kailangan natin ito lagyan ng pangalan sa akin na itong lupa na to. At sabi niya, syempre wala nang pwedeng magtayo ng lupa dito kasi sa akin na nga ito. Ayan, pagmamayari ko na to, hindi na pwedeng matakpan yung ating build. Ayan, ay lagyan na natin. Ayan dito, Jay-Z Grit. Ayan. At syempre sa likod, bumili din ako. Ayan, para siguradong hindi na matatakpan yung ating ginawa dito. Ayan, lagyan na natin dito. Jay-Z Grit. Ayan, malaki na chance ako manalo, Sly, ah. Sigurado ka, ah. Ayan. Tapos tinan mo, meron pa siyang nilagay dito. Sabi niya hindi daw siya naglagay nito, pero siya talaga naglagay niyan. This is a sign para bumili ka ng lupa. Ooh, balita ko, swerte ka daw. Nako po! Nadali na naman tayo ni Sly, pero yan, trust the process. Alisin na natin yan. Goods, goods, goods. At yan nga, good luck sa atin mga kalahi. Please, iboto nyo ako mga kalahi sa lahat ng sumusuporta sa akin. Please, vote me. JC Grit. Yan. Lalagyan pa natin ang design itong interior na to. Okay, pero sa ngayon, dun muna tayo sa ating mega build. Magpo-focus dun nga sa Grit City. So, ayan, I'll be right back kapag nakapagplano na ako. Alright, huwag natin kakalimutang gumawa ng titulo. At ito, nakagawa na tayo ng titulo. JC Grit Black 0 Lot 4 and JC Grit Black 2 Lot 4. Ayan, so ilagay na natin dyan para siguradong-sigurado na. At ayan na. Ayan, eto na po yung progress natin dito sa ating base. Ayan, makikita nyo dito yung gagawin natin. Ayan, narito tayo, tong green na to. At kung makikita nyo guys, ayan, hindi siya pantay. Papantay natin yan diretso hanggang pumantay dito sa daanan na to. Ah, teka lang, i-update natin yung mapa. Okay, so ayan, ayan. So babalik si Kuya JC Grit kapag meron na tayong bagong nagawa. Hello guys, at ayun nga muling nagbabalik si Kuya JC Grit. At eto na nga po yung update natin sa ating ginagawa. At eto na, kung nakikita nyo, merong korteng kutsara na merong oatmeal sa loob ng kutsara. Pero hindi po yan, ano, hindi po kutsara yan. Design po yan ng ating pathway. At kung makikita nyo, meron po tayo ditong ginawang guide. Ayan, eto po ang magsisilbing pathway natin dito sa ating mga mini game, kumbaga mga obstacle na mga bata, yung mga palaro para sa mga bata, katulad ng duyan, katulad ng mga slide, ganun. Mga usual na makikita nyo sa mga play park. At ito naman ang itsura nyan sa mapa. Ayan. Tinan mo, para talagang kutsara. Ayan ang kutsara. O, di ba? Ito na nga siya mga kalahi. Kung nakikita nyo, merong mga halaman, merong upuan, pero hindi pa po siya totally tapos. Kasi meron aberya. Merong dumapong ibon doon sa Chunk City natin. So kailangan natin puntahan yun. Next time na lang muna natin ito itutuloy. Meron daw malaking ibong dumapo. Kailangan natin puntahan yun. I-check natin kung anong klaseng ibon yun. Pero ito, ituturo ko muna kayo. So yan, ito merong upuan dito. Kasi ito yung pathway natin. At ito yung sa gitna. Ito yung mukhang kutsara na merong oatmeal sa gitna. Ayan. So ayun nga guys, ipapakita ko muna sa inyo yung ibong dumapo doon sa ating binild sa Chunk City. So ayan mga kalahi, nandito na tayo at tignan natin kung meron ngang ibon. Nakaano daw eh, nakapatong daw sa building ko eh. Parang gustong gusto daw pumatong dito sa building ko eh. Ay, eto nga guys, meron ngang ibon. Oh my, you know. Ay, maduming ibon to guys. Kasi dirt, dirt yung katawan niya guys. Ayun nga, RP lang yun guys, RP. So ayun nga guys, naglagay tayo ng ibon dito. Ito ang tinatawag na the hummingbird. Hindi ko pa talaga sure kung anong klaseng ibon yan. Pero ano po yan, pero pwedeng parrot, pwedeng eagle, pwedeng hummingbird. So susunod, gagandahan pa natin yung build natin dito syempre. Tingin ko baka maging parrot na lang tong ibon na to. Depende. Pero ang kalalabasan ng ibon na to ay makulay. Makulay na ibon. Eh, meron nga tayong biniling lupa dito, di ba? So kung hindi natin ito lalagyan ng design, sayang naman. So ang naisip ko dito, pwede rin tayong maglagay ng giraffe dito or something na entrance, di ba? Garden, parang ganun. So yun nga, dagdag points din, di ba? Ang plano ko sana dito sa ibon na to, dapat nakaspread yung wings. Kaso nga lang, merong rules na bawal kang lumagpas sa isang chunk. Kasi nga tinatawag nga na Chunk City, di ba? So kada isang building, isang chunk lang yun, di ba? So ito, para ma-explain ko sa inyo ng maayos, ipapakita ko sa inyo yung chunk border. So F3G, ayan. So guys, ito yung border, di ba? So kailangan, hindi tayo lumagpas dyan. So kapag lumagpas ka dyan sa linya na yan, madi-disqualified tayo. So dapat, ito. Meron tayong isang space na iniwan para siguradong hindi tayo lalagpas, 'di ba? So ganito rin sa likod. Ayun. 'Di ba?
ano yan, hindi talaga tayo lalagpas yan. Talagang sukat na sukat yan, guys. Kasi nung una, tinry ko, nakaspread yung wings ng ibo natin. Mas maangasa na tignan. Kaso nga, lalagpas na siya. So, hindi na ginawa ni Kuya J Secret. Tapos, yung plano ko naman dito sa paa niya, syempre, parang nakaano siya, nakapatong siya sa malaking kahoy. So, ayun na nga mga kalahi, maraming salamat sa panonood. At kung na-enjoy mo tong video na to, huwag makalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel bilang support. Ako nga pala ang Kuya J Secret niyo na nagsasabi na always be better. Bye-bye! Peace! Boom! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!